Hello, magandang magandang umaga, Pilipinas, at magandang gabi naman mula dito sa California. Ito ang inyong Fair Lady Maharlika ngayon. Talaga namang in-expect ko to ng matagal na panahon. Actually, mga kababayan, mga palaga, medyo kabado tayo today. So ito na yung pinaka-iintay nating moment at moment nyo rin. At napagbigyan tayo ng ating sikat, okay? O kilala lang, dating Executive Secretary ni Bongbong Marcos. Walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Wag na natin patagalin ito. Ito na siya. Ayan. Attorney Vic, good morning po dyan sa Pilipinas. Thank you for your time. And ngayon po ay inaabangan kayo ng ating mga kababayan. Ayan, it's your time to shine. Good evening there to you. Good morning dito sa mga kababayan natin. And I don't know what to say. Ako'y ninenerbyo sapagkat finally nagkaharap tayo, but I would also like to take this chance na pasalamatan ka, Maharlika, sa maraming bagay na ginawa mo para sa akin na hindi man tayo magkakilala. Ngayon lang tayo nagharap at sa maraming bisita mo dito in the past, I didn't even know na nandoon ka pala sa opisina dati. Eh, hindi man tayo nagkaharap. At ganun pa man, eh ako'y pinagtanggol mo. At sa maraming pagkakataon, sa maraming usapin, sa maraming bagay, at nais kong tanawing utang na loob yan, maraming salamat at sa iyong may pagkakaroon ng totoo at ginito ang puso. You're welcome, Attorney Vic. Actually, ginawa ko lang po yung tama. At marami pa tayong pag-uusapan. Actually, magsisimula ako dun sa pagiging executive secretary mo dapat, pero gusto ko na munang mag-fast forward sa nangyari po sa Davao Rally. So, alam naman ng ating mga kababayan dun sa Maisog Rally na yon or hakbang ng mga Maisog, ay nandoon kayo para tutulan yung tila bagang paglinlang sa mga taong bayan dito sa People's Initiative na ito. Unang-una po, ano ba dapat talaga ang ginawa ng ating mga lingkod bayan, ng mga taong gobyerno, yung approach dito sa People's Initiative na to, o yung pagbabago ng ating batas o ng ating konstitusyon o yung charter change? Ayoko naman maging academic tayo sa iyong programa, Maharlika. Okay. At pag-usapan yung tatlong pamamaraan ng pagbabago, amendment or revision ng konstitusyon. Alam na ho ng sambayan ng Pilipino yan, yung CONAS, yung Constitutional Convention, yung CONCON, at itong PI, yung People's Initiative. Dito tayo sa People's Initiative sapagkat ito yung inaabusong proseso ng mga taong nagsusulong ng Huwad at Peking People's Initiative. The reason why I was in Davao, because I am not for sale. Much like you and much like most of the Filipino people, not just the Davaoenos, we are not for sale. At sabi ko, nung ako'y naimbitahan doon, I didn't even know what to expect. I didn't even know that I will be asked to give my message or speak in front of the many people who attended. Hindi lang ho Davaoenos yun, yung leaders forum. Yung po ay iba't ibang leaders na nagmula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya tayo nagre-react sapagkat ang kaluluwa o ang soul of our nation is the Constitution. If you tinker with the Constitution at linalapastangan nyo ng harapan at binibigyan nyo kami ng bastardong People's Initiative, hindi tayo dapat bastang manahimik. Labanan natin dahil ang layunin lang naman nila hindi mapabuti ang kalagayang ekonomiya at ang buhay ng mga Pilipino. Ang layunin nila ay mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan at patuloy nilang lustayin ang kaba ng bansa. Hindi isa ako sa maraming Pilipino. Alam kong marami nang nagising. Huwag tayong pumayag. Sapagkat yun nga, lantaran yung paglalapastangan at talagang binibigyan nyo kami ng bastardong People's Initiative. Maganda yung People's Initiative, Maharlika. Pagbukas mo pa lamang ng ating saligang batas, Article 2, Section 1, nariyan, dinescribe ano ba ang Pilipinas. The Philippines is a democratic and republican state. Yung pangalawang sentence doon, malinaw, sovereignty resides in the people. Tayo po yun, sambayan ng Pilipino. And all government authority emanates from them, from us.
Eh bakit ba naman sinasaksak nyo sa aming lamalamunan yung inyong bastardo at Peking People's Initiative? Doon tayo umaalma dahil nakausap ko nga yung aking mga kaibigang abogado rin, iba retired judges, justices. Sabi ko, alam ninyo, eh kung ang tayong mga abogado ay hindi makikialam, siguro isoli na lang natin yung ating lisensya sa Korte Suprema at hayaan na lang natin yung paglapastangan sa saligang batas na kung saan eh nanumparing kami rin eh. Bago kami naging abogado eh, nanumparing kami na aming ipagtatanggol ang saligang batas at kami tutupad sa mga alintuntuning nakasaad dito. Yeah. So, Attorney Vic, for sure aware po kayo dun sa in-expose din actually ni Senator Amy, the presidential sister, na ang Speaker of the House ay nagbigay o nang mudmod ng 20 million sa bawat mga kongresista na nagsusulong nitong People's Initiative na ito. Ano pong masasabi niyo doon? Yun, ang matindi yung revelation na yun ni Senator Amy at siya very, very positive na may mga nag-report nga sa kanya. Ang akin naman, ang nagsusumbong sa akin, yung iba't ibang mga tao na kasalamuha ko nga nung huling halalan, napunta ko na nasa iba't ibang probinsya, iba't ibang munisipyo, nagsasabi na sila'y binabayaran, may 100, may 500, kung saan-saan lugar, anong gagawin namin? Ako, sige, kunin nyo, pero huwag kayong pipirma. Hindi ba? Dahil yung perang yan, galing din naman sa kaban ng bansa yan eh. Kung binibigay sa inyo, kunin nyo. Pero huwag nyo isusuko yung inyong kasarinlan at yung pagiging yung dignidad din nyo bilang tao. And not just the enablers, eh. Maraming enablers itong peke o huwad na People's Initiative. Hindi lang yung mga kongreso o yung mga miyembro ng LGU na nagtutulak dito. Meron ding isa, yung Commission on Election. Kahapon ay nagpahayag sila at nabasa ko sa pahayagan ngayon na they are putting on hold indefinitely yung pagproseso ng mga pirma ang sumasampa sa kanila. Eh wag po tayo magpapalin lang dyan sa pahayag na yan ng chairman ng COMELEC na akin rin naman nakasama dati, si Chairman George Garcia. Hindi ho kayo hero dahil pinatigil ninyo indefinitely, suspended indefinitely yung proseso nung pag-verify ng pirma. Ginagawa mo lang yung dapat ginawa mo nung simula pa lang. Sapagkat Maharlika, 1997 case nung kay dating Senador Miriam Defensor Santiago, umabot yung unang kaso ng People's Initiative. As early as 1997, the Supreme Court already enjoined the Commission on Election from entertaining any and all petition on initiative to amend or on amendments to the Constitution. At yung TRO na yan, ay matagal nang naging permanente. Dapat nalalaman mo yan bilang pinuno ng COMELEC. Pero nagpagamit ka din eh. Pinoproseso mo pa yung mga pirma eh. Pwede ka bang mag-determine nung totoong People's Initiative based on signatures? Malinaw din, Maharlika, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa dalawang kaso, yung 1997 case nung kay dating Senadora Miriam Defensor Santiago, at the most recent one, the 2006 case, kaibigan ko rin ito, yung petition naman ni Attorney Raul Lambino. Sinabi ng Korte Suprema na yung ginagamit ninyong batas, hindi yan yung batas na kumikilala sa initiative and referendum pagdating sa pag-amenda sa Constitution. Sinabi na ngang itigil ninyo eh, sapagkat there is no enabling law. Eh, ginagawa pa rin ninyo. At marami silang dapat ipaliwanag, pati yung Commission on Election, yung 70 billion insertion na kanilang natanggap ngayon 2024 budget. Saan nila gagamitin yung 70 billion? Para daw sa plebisito. Imagine ninyo mga kababayan, hindi pa tumatakbo yung proseso ng initiative, may pondo na para sa plebisito. Sabi ko nga sa panayam sa akin kahapon, kumbaga sa criminal case, itong ginagawa nila premeditated. Talagang aggravating, talagang winawalang hiya tayo at hindi tayo dapat pumayag. So, Attorney Vic, let's say, you know, I believe may hearing ngayon dyan sa Senado patungkol dito sa pag-bribe ng 20 million sa mga kongresista.
fast forward, let's say for example, later on, talagang mapatunayan itong Office of the Speaker, okay, Speaker Romualdez and the rest of the congressmen, ano ba dapat sa batas ang ipapataw na parusa sa mga gantong klaseng practice? Eh, depende kung ano yung mga elemento ng krimen na mapapatunayan. But definitely, ito ay paggalaw na naman, paglustay sa pera ng kabal ng bansa. At yun nga din yung linalabanan natin doon sa Davao, kaya tayo nagsama-sama. We are asking for transparency. Paano nyo ba ginagasta ang pera ng sambayan ng Pilipino? Utang tayo ng utang. Sabi nyo wala tayong pera. Pero meron tayong higit na 700 billion pesos and program funds itong 2024 budget. Ikala ko wala tayong pera. Bakit meron tayong unprogram? Pag unprogram, subject sa ano lang yan eh, sa kapritso at kung ano man ang maisipan ng mga tinatawag nating dapat steward or taga-protekta ng ating kaban. Yeah. So, attorney, nung nadudun po kayo doon sa Davao, ano po yung feeling ninyo doon sa mga taong nandoon na sumuporta doon sa event na yon? May nakita ba kayong nagkabayaran, di ba, compare doon sa, you know, kickoff rally? So ano yung, you know, yung excitement ng mga tao? Well, natuwa ako sapagkat alam mo yung sinasabi mo sa mga vlogs mo na talagang merong parang dark clouds hovering above us here in the Philippines dahil nga natatakot. Mm-hmm. Pero nung nandoon ako, naramdaman ko na hindi takot ang Pilipino. Nag-aantay lang ito, alam mo talagang matiisin ang Pilipino eh. Minsan to a fault. Masyado tayo matiisin na hanggat kaya, sige lang. Pansinin, hayaan mo lang, pagpasensyaan mo rin. At kaya lang, they have pushed the envelope too far na naantig na ang Pilipino na teka muna, linalapastangan nyo na kaming harap-harapan. Ngayon naman gusto niyo yung saligang batas. At alam naman ang layunin, huwag na tayo magpaikot-ikot pa. Ang layunin mapanatili ang kanilang sarili sa gobyerno, sa kapangyarihan, sa pamahalaan. Eh, buti sana kung magaganda yung ginagawa eh. Hindi. Di ba? Kaya tayo nag-react. And naramdaman ko yung authenticity of those who have attended that leaders forum in Davao. And they're not just Davaoenos. These are all leaders coming from different parts of the country. And I had the privilege to speak rather mahaba-habang usapan kami ni Secretary to the Cabinet, si Manong Juni Basco, who invited me to the event. Dahil matagal na ho kaming magkakilala ni at magkaibigan ni Manong Jun. Even during the time of PRRD presidency, magkaibigan kami, nag-uusap kami, but I never asked for anything, not even a position. At mahaba kami nag-uusap. At ang isang asa na nabanggit niya, ang way forward, iikot tayo sa buong bansa at gagawin natin yung leaders forum na yan pag hindi nila tinigil itong kabulaanan at itong huwad na People's Initiative. Mm-hmm. So, na-shock po ba kayo dun sa mga statement, particularly kay Mayor Baste Duterte, na pinag-resign niya ang Bongbong Marcos? I was there as a Filipino citizen exercising my right to speak freely. Ganon din si Mayor Baste. Yung sinabi niya, alam mo, ang huwag tayong magpadala doon sa mga the usual, yung mga trolls. Oh, by the way, uulanin tayo, maharlika ng trolls dito sa inyong vlog. Good morning sa inyong lahat and welcome to Boljak TV. At narito na ho, magkaharap kami ni Maharlika and feel free to comment. You're welcome. Anyway, yung pahayag niya, kung titingnan mo, para sa akin, ay galing sa puso talaga naman. At yun ay across the board niyang mensahe. Na natuon lang kay Pangulong Marcos. Ang sinabi niya, napakaganda nga. Kung wala ng pagmamahal at aspiration, ang isang leader, take away the personality, ang isang leader sa kanyang pinamumunuan, sa kanyang dapat pinaglilingkuran, the honorable thing to do is to resign. And that applies to him as well. To Mayor Baste. And I think alam din niya yun. Pag wala na siyang puso at pagmamahal at aspiration para sa mamamayan ng Davao City, I think yun din ang gagawin niya. Mag-resign na lang ako. At yun din ang naging panawagan niya. Kaya I don't find it disrespectful. In fact, I find it very authentic at sinasabi lang niya yung nararamdaman at nasa puso nung higit na nakararaming Pilipino.
na kinukontra ngayon ng mga nasa pwesto dahil nga siyempre, eh, yung kanila naman, eh, lip service lang eh. Yeah. Ay, nabastos mo si Pangulo, etc. Eh, dahil siyempre, eh, gusto mo pang mapanatili kung ano man ang posisyon mo sa pamahalaan. Doon naman po sa statement ni, yun ang pinaka, hanggang ngayon hindi ako makamove on doon eh, sa statement ng dating Pangulong Duterte, yung revelasyon niya, actually, ng si Bongbong Marcos ay nasa listahan nga ng narco list. So, nung narinig niyo po yun, ano yung unang pumasok sa isip niyo at ano yung naramdaman niyo? Actually, wala na ako doon nung nag-talumpati si Pangulong Duterte because I have a plane to catch sa Manila. At okay. Kumbaga last call namin is 8 p.m. Otherwise, magiging parang kaming chance flight or chance passenger. Hindi alam kung makaka-uwi at kung anong oras. So, nasa aeroplano lang kami. Davao is like 2 hours and 15 kami yung aming lipad. Pag landing na lang namin, doon ko na lang nakita yung mensahe nga ni Pangulong Duterte. At it's all over, the social media. And sinabi naman niya, he laid down the basis for his statement that he was shown a report. And that report was shown to him, I think, during his presidency. And lagi ko nga sinasabi, alam mo, pag Pangulo ka, hindi pwedeng wala kang nalalaman eh. Dahil lahat ng impormasyon papasok sa iyo. And kung yun ang naging basihan niya ng kanyang pahayag na yun, eh rinerespeto natin yun. Dahil sinabi niya, pinakita sa kanya, basa niya mismo at nakita niya. But outside of that, I don't think I am the I have any competence to comment on it. So, bilang kaibigan po ni BBM, for 6 years, ipinagtanggol niyo siya. Kayo talaga tagapagtanggol, kayo yung visible eh. May mga pagkakataon po ba na narinig niyo lang sa mga tao na nakapaligid sa inyo na itong, you know, dati niyong sinuportahan ay gumagamit nitong pinagbabawal na gamot? Narinig niyo ba, you know, eh, kahit yung usap-usapan lang sa mga gilid. Kung narinig, Maharlika, I don't think ako lang kung nakarinig. In fact, okay. That is also one of the rallying point nung aming nakatunggali noong 2022. Hindi ba? Lahat ng malisyosong balita patungkol sa bagay na yan, inilabas nila eh. But I am also a part of yung nagpaliwanag dahil nga meron kaming ipinakita noon na negative result nung siya ay nagpa-test diyan sa drug use. So hanggang doon kaya kong magkomento, but other than that I don't think I am any I am competent like most of us to comment on it unless of course he or she or we may have been shown something, a document or a proof. But other than that I think nasusubaybayan mo rin yung aking ibang interviews since then, yes. Hindi talaga ako sumasagot sa isang bagay na wala akong kinalaman. Okay. Kasi marami pong mga nananawagan sa ating social media na parang chine-challenge nila si Bongbong Marcos na magpa-test, okay, magpa-drug test. Mayroon nagsasabi pa nga po is live or doon sa independent clinic or independent hospital na talagang walang bias. Would you encourage, you know, that kind of thought sa presidente ngayon? Nagawin niya para ma-clear lang siya. Well, napakahirap talaga nung kalagayan ngayon ng Pangulo sapagkat dating Pangulo rin ang mismo nagsabi sa kanya at yung Pangulong yun, eh, yung kanyang pinalitan. So, wala na ako doon, Maharlike. So parang mahirap namang pag-isipan ko pa kung paano niya dapat naharap yun. And diba? So siguro kung nandun ako, I'll think of a way on how to best address the issue. But since I'm out of it, mahirap naman na i-burden ko pa yung sarili ko sa isang bagay na baka sabihin assuming pa tayo. Yeah. Pero kung kayo po, let's say for example, may nag-challenge sa inyo, na magpa-test ka kasi lahat ng passing test gagawin ko. Kunyari, inakusahan mo ako. Oo. Ako yung pakita, sabay tayo. Basta ko anong test ko, test mo ha.
Yes. I love that. Sabay tayo. Sabay tayo. Hindi pwede. Hawakan pa kita sa kamay. Halika dito tayo sa next laboratory. O, tapos na doon tayo sa next. Para talagang ano, transparent. Wow. That's a good answer. Thank you for that, Attorney Vic. So, habang kayo ay nasa Davao, ay mayroon ding kick-off rally nga. Actually, talagang laman po ito ng vlog ko at pinakalat ko na rin yung mga information na pinapaabot sa atin ng mga government employees, different sectors po yan, na ang term ko nga po dyan na ginamit ay finorsed ang mga government employees para padalhan ng internal memo para umattend po doon sa kick-off rally na yon. So kung kayo pa rin ang executive secretary ni Bongbong Marcos, papayagan mo ba siyang gawin yon na mag-release ng internal memo para lang may umattend doon o may mga attendees doon sa kick-off rally nila? Unang-una, hindi. Dahil uncalled for. It's the first time that I have seen and heard of just to ensure maximum attendance to a government-led rally, naging whole of nation approach. Hindi ba? Ang whole of nation approach dapat in combating inflation, in combating smuggling, in combating graft and corruption, in combating the problems on drugs, in combating smuggling. Pero para lang mag-rally tayo, para lang masabi may maraming tao, a whole of nation, magbibigay ka ng assistance from IELTS, magbibigay ka ng may libreng medical pa yata, eh, di ba? May libreng transportation to and from, eh mabigat yon. Dahil siyempre napipilitan na lang, dami kong kaibigan sa gobyerno eh, napipilitan na lamang dahil nga compliance at livelihood and their personal economy is on the line. Baka naman matanggal, masuspindi, meron pang earned leave credits eh. Yung pumasok yung nag-report nung Sunday, pumili ka kung anong araw mong gusto mag-leave ng Monday to Friday. In fact, I spoke with one of a ranking official of this administration now. Piniro ko nga, edi total nandun ka naman ng Linggo. Kako pare ang gawin mo, mag-leave ka ng February 8. Kasi February 9, holiday dito for Chinese New Year. Nakabakasyon ka ng mahaba-haba. Yun pala yung happy, very long weekend. Tatawa na lang kami. But yun ang sitwasyon. Napipilitan sila, naobliga sila para lang nakakahinayang. Mm-hmm. Dahil mahal ka, alam naman natin lahat. Alam din nila yan. Pagpapalit lang ng logo yan eh. Yun nga po. Doon sa kick, kasi naka-monitor po ako eh. Davao and Quirino Grandstand. So, yun nakita ko more on talagang mga performers, you know. Parang variety show actually eh. So, ang tema kasi, based doon sa pinakalat ng presidential communications, yung pinapatid nila, yun daw po ay usapin doon sa kick-off rally nila para pag-usapan ang economic progress o paano din maiparamdam sa taong bayan na ang gobyerno ay may bagong Pilipinas. Kumbaga, parang ang sinasabi nila, ang pamunuan ni Bongbong Marcos ay talagang bagong Pilipinas na. So gusto nilang masama yung taong bayan na inimbita nila doon na maramdaman yung bagong Pilipinas. So ikaw, kayo dyan po sa Pilipinas, meron ba talagang bagong Pilipinas? Bago yung logo. Logo. Yung logo lang ang nagbago. Yung slogan lang ang nagbago. Hindi naman tayo killjoy. Of course, gusto natin na mabago ang Pilipinas. Kaya nga kami nangampanya ng mahigpit eh. Kaya nga kami nagtrabaho ng todo eh. Dahil nag-umaasa kami na talagang pagbigyan at pinagpala ng mabigyan ng mandato, ay gagawa kami ng tama at gagawin namin ng matiwasay yung aming trabaho. Yun talaga, I was full of hope nung aming ginagawa yung campaign at nung kami umiikot. At ganun din nung mga unang araw ng administrasyon. Pero kung sasabihin may bago, walang na bago. Just as tingnan mo, magmaneho ka araw-araw sa EDSA, hindi nagbabago traffic eh. Lalong bumibigat. Hindi rin naman kasalanan ng kasalukuyang administrasyon o kasalanan ng iisang administrasyon. Mahabang proseso, maraming taong problema ito at maraming taon din dapat sulbahin. Pero hindi nga na-actionan eh. Na in fact, may isa pang report na international report na
napulaan ng Pilipinas na pinaka-traffic daw na metropolitan city at nag-react naman yung mga kinauukulan na hindi raw totoo, ay kinakailangan para maging effective ka na and efficient sa pag-solve ng problema, magkaroon ka naman ng humility at acceptance. Tanungin mo na lang araw-araw nagko-commute. Hindi ba? Ang EDSA, yung dulot-dulo niya, ilang kilometro lang. But it, for you to navigate it from end to end, you need at least 1.5 to 2 hours kung ikay na sa sasakyan. Yeah. So, ako po kasi ang dami ko din syempre na tatanggap ng mga mensahe na ang purpose talaga, ayon sa aking puting ahas, yung kick-off rally na yon ay para ipakita sa mamamayang Pilipino na popular o malakas pa si Bongbong Marcos at yun nga ang naganap na kick-off rally ay parang pangangampan niya. Ano po ang take niyo doon sa mga nagsasabing ganun? Well, parang ganun ang lumabas. Kaya lang yun nga, parang ill-advise din naman na gawin yun dahil hindi naman na siya kakandidato eh. Yun. At malinaw sa amin yun na kapag siya ay napagbigyan at pagkatiwala ng tao, 6 na taon lang to, ibuhos natin lahat ng ating oras, galing, talino, pasensya, at yung talagang drive na para pagbaba natin after 6 years, eh, higit mas marami ang ating kaibigan at magsasabi na hindi kami nagkamali sa pagtulong, pagsuporta at pagbumoto sa inyo. That was the thrust then, that's how we view things back then. And I held on to it. And that was my standard nung ako ay napagbigyan na maglingkod sa pamahalaan. Paano po ba kayo nagkakilala ni BBM? Nagkakilala kami during the VP campaign and my VP group campaign. Yeah, okay. where I'm the president, the Quezon City Trial Lawyers League, openly supported him. And then yun nga, pati iba kong mga kliyente na naging kaibigan din niya, tumulong din sa kanya. But unfortunately, iba yung naging outcome. Uh-huh. At siguro, for whatever reason, napagkatiwalaan naman ako na tumulong din sa kanyang election protest. Yun, nagtuloy-tuloy na nga. Hanggang sa nagpaplano na kami na kakandidato sa bilang Pangulo ng 2022. Uh-huh. So, Attorney Vic, syempre controversial talaga yung nangyari sa inyo nung kayo pa ay executive secretary. So simula po ba nang wala nang umalis kayo sa kay BBM o nilisan nyo ang kanyang administrasyon, nag-reach out po ba siya sa inyo or nag-ask man lang ng advice, or anything na tinawagan ba kayo o kinumusta kayo since you left? Ang huling usapan namin ay matagal na, September of 2022 pa. Because I left my office September 16. And napapag-usapan na rin. Kasi nga kahapon, may panayam din sa akin yung isang lady report. So sinabi ko sa kanya, alam mo, huwag mo masyadong pinagpapatulan yung chismis na narinig mo. Sa inyong programa, live, sinabi ko sa kanya, hindi ako naalis, hindi ako tinanggal. Ako mismo nag-umalis at ako nag-resign. At malinaw sa akin yan, malinaw sa kanya yan. Huling usapan namin, I think, nung bumalik siya from yung unang biyahe niya sa New York, yung sa UNGA, General Assembly. I think September 25 or 27, that was a Wednesday, I got a call na gusto nga raw ako makausap ng Pangulo. Although sabi naman niya, mag-uusap pa tayo pagbalik ko. Kasi ako sinabi ko rin naman nun, okay lang sa akin, kapag hindi ako nagmamadali. Gusto ko rin magpahinga dahil Maharlika. Alam naman, lahat na pati yung mga nandiyan pa sa gobyerno ngayon, nakasama namin, na ako lang ang hindi nagpahinga sa amin eh. Immediately after the campaign, kanya-kanya na silang iskierda, bakasyon, okay lang yun. But I have marami siyang inungto sa akin at marami kami mga plan at gagawin. Sige ka ko, of course, hindi naman akong nanalo eh, di ba? Ako po, ikaw dapat magbakasyon. You deserve it dahil itong 6 years na to, wala na tayong bakasyon. Pupukpok tayo ng trabaho. So 25 or 27 of September, nag-usap kami. And okay na may usapan namin. Sabi ko, I'll just take my family to a vacation. I owe them big time. So sabi, sige, where will you go? Well, I intend to bring them to France. Sabi, saan doon? Maganda roon. Eh kaya po, saan pa? Di sa Disneyland.
Napunta na namin yung Disneyland sa iba't ibang lugar, doon na lang hindi. But nagbago yung plano namin dahil nga mahal eh. So sabi ko, dito na lang tayo sa Japan. So nag-Japan kami noong October, ng pamilya ko. But that was the last, September kami nag-usap. Other than that, ay wala akong tawag, wala akong message. Wala. And I don't, wala naman sa akin yun. Alam ko yung pagiging busy na pag nandoon eh. At ganun talaga. Eh, just have to extend all the courtesy na busy yung tao, etc., etc., etc. May reach out ba? Well, may mga nagsasabi na pinakakamusta tayo and I appreciate that. But hanggang doon lang yun, Marlica. Attorney Vic, kailangan kong magpaka-honest dito sa feeling ko right now. Ang tanong ko po sa inyo, may mga forces sa paligid ni Bongbong Marcos na, you know, somehow siguro ginigipit kayo or nakikitaan mo ng hindi maganda o negatibo. Kaya po ba kayo nagdesisyon sa inyong sarili para lisanin ang kanyang administrasyon? Okay. Atras natin ang 2022. Nung nanalo na, ako honestly, Marlica, I have always been honest sa aking mga papanayam. Uh-huh. Wala akong pag nanalo, dapat ganito ako, ganyan ako, ganito. Wala. Okay ako kahit walang pwesto. At alam niya yun, for me, imaginein mo yung pinakabumuhian na personalidad na politikal sa bansa ay natulungan mong manalo. Yes. Hindi ba? That alone is a very, very big accomplishment and is a testament on the quality of work and efficiency that you have rendered and exhibited. Para sa akin, eh, hindi mayabang, pero may level of contentment lang naman ng mga tao. Siguro yung sa akin, eh, happy na ako sa ganun. Parang, and kasi kasali na ako sa kasaysayan, eh, bahagi na ako ng kasaysayan. Yeah. At what is there to prove na kapag panalo ka ng isang pangulo at ang mga abogado, kahit itanggi nila yan, lahat ng abogado nangangarap na one day makapunta sila sa canvassing, sa national canvassing, at makapagproklama ng kanilang kaibigan o kliyente bilang pangulo ng Pilipinas. Nakuha ko na rin yun eh. So I'm all set to go back to my private practice. But ay nararamdaman ko ang tiwala ni Pangulong Marcos sa akin. Sabi, hindi, dito tayo. Pinaghirapan natin ito eh. So nagtuloy-tuloy kami. But even before that, madami na yung mga biglang feeling close. Uh-huh. Yeah, very close na hindi mo naman nakita. Wala naman yon, kasali sa gobyerno yon eh. Yeah. At part ng governance, part ng politics. Ang akin lamang, siguro naramdaman nila na hindi ako yung typical na kaya nilang itulak-tulakin dahil ang dami kong beses hinindihan ko sino-sino riyan eh. Opo. Ang panantayan ko, Maharlika, sabi ko sa kanya ito in one of our many lunches during the time that I was there. Dahil pag nagla-lunch yan, eh, happy naman ako dahil papatawag ako niyan. Kilala mo rin yun. Sige ngayon, Yusek na. Si Yusek siya. Sir, pinatatawag ko kayo ni PBBM. Dito na po kayo mag-lunch. And I also take that opportunity na ito ho yung mga nangyari today, this morning. Ito po yung corruption. Ito po yung ganyan. The usual. And openly, nakakapag-usap kami. Ganun naman talaga eh. Ang relasyon dapat ng Pangulo at ng Executive Secretary regardless of who is the President and who is the Executive Secretary, kailangan very open dahil you're running the governance and the country. So, marami akong nakitang ganun. Marami rin ako na hindi yan. At naramdaman ko na may tulak. Sabi ko ang daming nagka-counterflow, Marlica. Hindi yun yung direksyon na tinahak natin. Kasama ka doon, nung kampanya. Yeah. Wala naman tayo mga big names sa kasama nun eh. Hindi ba? Ang kasama natin, yung ordinaryong Pilipino, yung Grab driver, yung angkas driver, yung taxi driver, yung mga sundalo, yung waiter, yung vendor, yung jeepney driver, yung maliliit. Yun ang bulto ng boto ni Pangulong Marcos. At sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Itong mga ito, yung mga feeling close, feeling siga, at nagsisiga-sigaan, na entitled, kaya kong hindihan yung mga yun.
yung intriga nila, kaya ko yun, kasali yun eh. Yan, di ba? Yung mura nila sa pag nakatalikod ako, kaya ko yun. Ang hindi ko lang kakayanin, pag ang sumusubat na sa akin ay yung 31 milyong Pilipino na kumpinsi. And I think, hindi rin naman may tatanggi na naging malaking bahagi ako ng pangungumbinsing yan, na nagtiwala at nagbigay ng kanilang pag-asa. Hindi ko kaya yun. Why? Alam din ito ni Pangulong Marcos, kaya nga nananawagan ako kahapon pa eh, napatigilin ito magulong politiko eh, sa kanilang vested interest. Alam niya, ang lagi kong tinitingnan yung aking tatlong anak, maliliit pa yung mga anak ko, Marlica eh. At ang akin, sabi ko nga, ang the best legacy really for me, pagkatapos namin, nung 6 na taon, darating yung panahon, hindi ko na panahon eh, panahon na ng mga bata, maglalakihan yan, darating sila sa pinagdaanan natin, maghahanap ng kanilang sariling identity, trabaho, at they will find their own fortune, they'll find their own wealth, they will have their own lives. Ang parang, ang na-envision ko noon, pag yung anak ko nag-a-apply na sa trabaho, at usual interview, yung isa ko, gusto ko maging doktor, o kung ano man, sino ang ama mo? Si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, yung dating ES. Ako, anong ina-apply nitong trabaho? Ah, mababa yan. Bigay mo rito yung pinakamataas na available position. Eh, magugulat ang bata. Bakit to ganun? No. Nagsilbi ng marangal ang ama mo. At sigurado ako, maayos ka rin. Dahil nakita namin sa ama mo. That's the legacy that nais kong makuha. At sabi ko, siguro, kung yun ang panantayang ko, hindi ako mayaman, Marlica. Pero nasa komportabling pamumuhay ako. Hindi rin ako nasisilaw sa pera. Dahil siguro pinalaki ako ng gano'n na magulang ko na hindi ko makalimutan yung sinabi niya. That we are not made rich by what is in our pocket. We are made rich by what is in our hearts. Basta pure ang puso mo, tuloy mo lang. At darating lahat yan. So, Attorney Vic, kailan mo nalaman na gagawin ka ni PBBM na magiging executive secretary niya? Pagbalik niya nung nagbakasyon si BBM noong May. Pagbalik niya, nag-meeting kami. Ilan lang kami. And immediately he said, okay, organize tayo. And he looked at me and said, Vic, you'll be the ES. Kako, boss, kung if I have your trust and confidence, kako, no, you'll be my ES. Continue running my office the way you run the campaign in my office. For me, iba yun eh, di ba? Yeah. Yung pangulong halal na ang nagsasabi sa iyo at boto ng kanyang kumpiyansa at pagtiwala yon. So ako naman, kako, okay, lalo kong pahalaghan ang tiwala niyan. Kasi sabi ko nga lagi, yung mga nag-iintriga, nung walang-wala nga kami, nagkasubukan eh. Wala namang nasilaw sa amin eh. Napatunayan mo na, nanalo na eh. Diba? Yung 6 na to, hindi naman tayo magre-re-elect. Diba? Just mind your own governance. Kalimutan na natin yung politika ng ibang tao. Let them do what you did. Nag-intay ka nga kakubos ng 35, 36 years eh. Why can't they? And you were subjected to many, many, many things. Diba? Both printable and unprintable. He endured it. Kinaya niya eh. Bakit naman yung iba gusto parang binibaby eh, babalikatin mo. Bahala kayo sa buhay niya. So nung, yun na nga po, na magkasama kayo, naging executive secretary ka, ano yung pinaka nagtatak sa isipan ninyo na sinabi sa inyo ni BBM na maganda para gawin sa Pilipinas, sa mamamayang Pilipino? Ako lagi ko lang binabalikan yung aming pinag-uusapan nung wala naman kaming kasama. Hindi ba, kahit nung pandemic lockdown, meeting kami, dalawa, tatlo lang kami. Yung palagi, very open. At ang direksyon talaga, magsilbi ng maayos, gawin yung matiwasay na trabaho, magsilbi ng tapat, and prove to the people na talagang you deserve to be given the mandate when the time comes at pag tayo ay pinagpala. Pinagpala naman, nanalo. Ang laki nga ng boto. So nabanggit niyo po ay sa mga interviews ninyo na kailangan lang mag-step up or mag-step in
ni BBM para maisakatuparan niya yung ipinangako niya sa bayan. Tama po ba yung statement niyo yon? Tama yun, Marlica. Dahil nga sabi ko, nung nanalo na at overwhelming naman yung boto, eh, essentially, siya rin naman nagsasabi nito sa akin, essentially, it's like we're given a clean sheet for me to write my presidency. Tama yun. Binigyan ka ng blankong papel, gawin mo yung pagiging pangulo. Pero it's a license to do what is right, not to tolerate, not to push for sa tingin mong alanganin at hindi pabor doon sa kinabukasan at kapakanan ng Pilipino. So by saying that, ang pagkakaintindi ko nung narinig ko po yun, so mayroong ibang nag-go-govern sa ating bayan. So kung hindi siya, kung nananawagan kayo at ako din at marami pang iba na kailangan niya mag-step in, di ba? At si presidential sister, at sinabi din niya dun sa kanyang GIL prayer na haplusin sana ng Panginoon ang kanyang kapatid, you know, para manindigan o mamuno. So ang ibig sabihin po niyan ay may ibang hindi siya talaga ang nagde-desisyon. Pagka pangulo ka, maraming groupings 'yan. Normal 'yon sa isang governance. Marami ka rin dapat sinasangguni at okay din 'yon para walang dominant block or dominant faction na papalibutan ka kung ano lang gusto to, yun ang susulong. Dapat talaga marami kang kinukonsulta. But yung sinabi ko nga, and I will affirm it, na matatigil lahat ito kung makikialam ang Pangulo. Okay. If he will be assertive, and assert niya, presidente ako eh. Tumigil kayo, hindi yan ang kailangan, at hindi kayong binoto ng sambayan ng Pilipino. If I were him, ganun dapat. Ako binoto ng taong bayan, magsitigil kayo, wala akong pakialam sa interes niyo. Ako nasisira eh. Hindi ba? Ang aking commitment sa tao ay ito. Walang pinagkaiba yan nung kanyang pinirmahan yung kanyang election protest noong 2016. He took it to mean, when he signed the paper, the election protest, he took it to mean that he is signing a social pact, a social commitment with the Filipino people. Ganon din yung presidency. Nung siya ay nanalo na, naproklama ng Kongreso, at higit sa lahat ay nanumpa, this is Bongbong Marcos presidency. Not anybody else. Dapat mag-assert siya, he should step up, at lagyan ng malinaw at klarong direksyon ang ating bansa. Noong September of 2022, yung time po na pabiyay sila sa New York, yun yung time, 2022, may nakarating po sa akin impormasyon. Actually, ang isa sa mga nag-confirm nun ay dati rin sa isa rin sa mga appointees ni Marcos na siya ay physical abuse ng kanyang asawa, which is si Liza Marcos. So ang tanong ko sa inyo, Attorney Vic, may pagkakataon po ba nung kayo ay nasa kanila pa, kasama kayo sa Malacañang, sa gobyerno, may pagkakataon po bang narinig niyo man lang na something, verbal abuse, or anything konting physical abuse galing sa kay Liza Marcos to BBM? Nakikita ko yung mga ibang comment na ako daw ay parang umiiwas, etc. Hindi naman, Marlica, kailangan lang siguro mapaunawa ko sa inyo na our relationship is special in a way na nandun ako sa loob eh. So siguro kung inyong mamarapatin, hindi ko na lang para sagutin yung mga ganyang bagay at katanungan. I understand that, Attorney Vic. I totally understand that. Yeah. So, move on na po ako sa susunod kong tanong. As his executive, then, executive secretary, ano po ang nakita niyong napakalaking failure na ginawa ni Bongbong Marcos kung bakit naging ganito na ngayon ang sitwasyon? Pinabanggit ko kanina, he needs to be more assertive. At kinakailangan, siyang presidente, siyang binoto, huwag siyang makikinig doon sa political interest ng ilan na kapaligid sa kanya. Dahil hindi binoto yun. And
I have always been honest and candid with him. And I've told him this many, many times, that I have been honest with you, not just financially, not just intellectually, but even emotionally. Pagka may mga nangyayari, yung bakbakan o na intriga, kami lang naman nag-uusap eh. At lagi niya sinasabi sa akin, relax lang, huwag mo nang pansinin yung mga yan dahil marami ako mga importanteng pinagagawa sa iyo. I don't want you to be distracted. And I listen to him because ganun yung respetuhan namin. Uh-huh. Kaya ngayon siguro, from the outside, wala naman ako sa posisyon magbigay ng payo, uh-huh. but bilang Pilipino, Mr. President, kayo ang binoto namin. Ako mismo bumoto sa iyo. Kinampanya namin, huwag ko kayong makikinig dyan sa political interest ng iba. At umasa yung tao sa inyo, huwag sana nating biguin dahil lamang sa personal at political. Maari, financial na interest ng ilan na hindi naman naghirap ng kandidatura mo at hindi naman natin kasama nung walang gustong sumama sa atin nung madaling bahagi ng iyong buhay nung ikay lumalaban sa election protest. Nung inappoint ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili bilang Department of Agriculture Secretary, ano po kung nandoon po kayo nung mga moment na yon, ano po ba talaga ang napag-usapan or yung intention niya para sa DA? Ang intention niya talaga ayusin ang DA. And believing that it will be easier to dismantle the kalokohan, smuggling, the groupings there, the smugglings, the smugglers, yung cartel doon, kapag ang mag-acting secretary ay ang Pangulo, dahil nga you have all the resources of the Office of the President coupled with the resources of the Department of Agriculture Secretary. At maganda naman, yung it's a noble intention actually. So, mahusay, di ba? But of course, yun nga, yan ang nangyari. Mm-hmm. So, kung meron man po kayong pwedeng sabihin sa kanya, maliban dun sa mga nabanggit nyo na, para ma-repair, okay, itong mga problemang kinasasakdalan ng taong bayan, ano po yun, Attorney Vic? Balikan lang niya yung 31 million mandato niya. At ngayon, siyempre, mas marami na, 114 million na dahil ikaw na ang ama ng Republika ng Pilipinas. At yung amang salitang yan, mabigat yan. Ama, ikaw talagang tinitingala ng lahat. Ikaw, siya ang may mandato. Siya yung binoto. Huwag siyang makikinig doon sa interes ng ilan. Gawin lang niya yung ginagawa during the early formative days of his administration. He will never go wrong. Tanggalin lang yung interes na mapanatili sa pwesto. He will never go wrong. He was. And I'm still hopeful, but from where I sit now, I guess ganun ka rin. He was in the best position na ayusin ang bansa with that giant, humongous mandate. He was in the best position. But a year, 1 year and a half into his administration, parang ang hirap mong habulin at i-repair yung 1.5 na nasayang. Bakit? E subukan eh. Ang dami mong kompromiso. Unlike noon, wala eh. And wala naman siya talagang ano eh. Yung hawak sa leeg o pinagkakautangan ng utang na loob. Ang pinagkakautangan namin ng utang na loob noon ay yung bumoto, yung sambayan ng Pilipino. At there's no denying, naglalabasan talagang tao eh. Kahit saan kami magpunta eh. Kaya nakikita ko yun. Even before the start of the official campaign. Yun lang ang balikan niya. Yung mga gunitang yun, yung mga alaalang yun, yung mga maliliit na tao na tumulong sa kanya, gumagastos ang sarili nilang pera because back then, he was the ultimate representation of somebody na makakapagpabago at magbibigay ng maraming oportunidad sa Pilipinas at Pilipino. Yun lang ang balikan niya, nalaban sa korupsyon, di ba? At sayang. So dun po sa selection ng mga appointments, during your time with Bongbong Marcos, siya ba talaga ang nagde-desisyon? In your own capacity na nakita mo, siya ba talaga ang nagde-desisyon sa mga appointees? O may mga pagkakataon na kailangan siyang i-push ng kanyang may bahay para paboran si ganito, si ganyan?
Well, kung kami magkasama, yung final decision ay bibigay ko sa kanya mga papel na nasala na. It's really up to him. Nung early nung days. Nung kayo. Mm-hmm. When I was still there, and essentially as a gatekeeper, and probably that's also the reason why I suddenly found myself into the center of everything. Pero wala akong pinagsasabihan because I stood my ground, Marlika eh. Diba? Ang daming mga intriga, chismis. Natatawa na lang ako, pati yung mga kilalang kolumnista, sabi ko, pwede ka pala talaga magsulat. Napapasinungalingan. Totoo, pero naniniwala ka, totoo yung sinusulat mo. Pati broadcaster, pati newscaster, pati lahat. I go, okay, but I guess, kasali yun eh. Hindi ba? Ulitin ko, hindi naman ako iyakin, hindi nga ako nag-react nun eh. Eh sige lang, kasali yun eh. Hindi ba? In every government, and in every governance, may ganun. Ang kasama mo na lang lagi dyan, pagtulog mo yung sarili mo, yung konsensya mo. Ginawa mo ba yan o hindi? Hindi mo nang ginagawa. Sabi, masarap matulog, pagod na pagod ka, naghihilig ka pa. So, isa ako po sa nagtanggol sa inyo, nagpasalamat kayo kanina, dahil ako mismo, actually, napadalhan ng mga material, okay? Mga article na gawa-gawa para sirain po kayo. Even though I don't know you, nakikita ko lang kayo na tagapagtanggol ni BBM, so I chose not to be part of these people na sumira sa inyo. Kaya nga siguro right now, magkaharap tayo ngayon. Kung babalik-balikan po natin yung mga binato sa inyo ng mga taong alam ko na may personal knowledge ako na inutusan sila para sirain kayo, napatawad yun na po ba sila? Napatawad ko sila. O, nung una, hindi ko naman sila dinamdam eh. Okay. Dahil natatawa ako sa mga allegation nila. Yung you project yourself to be intellectual, pero yung allegation mo eh talaga namang pangbangketa. And if I may just narrate, siguro, kwentuhan lang naman din. Yeah. One of our lunch, President BBM was not interested in what I was about to say then. Sabi, okay. No, they don't mean anything to me. No, I know, but you just have to listen because I know, recurring ito, lumalabas ito sa mga small groups mo, sa lahat, et cetera, regarding yung aking daw offshore bank accounts. Yes. No, they don't mean a thing to me. I don't believe any of those. I know. Eh, akin lang, hindi ako nagsusumbong. Never ako nagsumbong sa'yo, kako ha. Not even once. Kwentuhan lang natin over lunch. Kwentuhan kami. Kako, alam mo, boss, yung sinasabi nilang Swiss account. Aha. Ako, pangarap ko yan. Di natawa siya. Nangisi siya. Bakit? Well, pardon me for my ignorance, but my understanding, my simple understanding, pag sinabing si ganito ay may Swiss account, made na yan. Ayos na yan. Sa buhay niya, maluwag na yan. At nakakasiguro yung mga anak niya na, you know, okay kami sa buhay. Ako, wala pa ako noon, pero pangarap ko yan. At yung ina-allegation nila na meron akong 70 ba, 69 or more than. Kaya ako, look, kako boss, lahat ng ito, tinitingnan ko yung kanilang fake intelligence report na confidential, secret. Nangyari lahat yan during the time na may lockdown, na may pandemic. Kaya ako, simple yan eh. Kung sana sila ay naging patas lang, punta ka lang ng Bureau of Immigration. Pahingi nga ng record nitong Vic Rodriguez ato, ni ES na ito, kailan ito umalis ng bansa. Ang muling alis ko ng bansa, Maharlika, I think, December of 2019. Mm-hmm. Ang allegation nila, nung time na ako ay ES na. Okay. So 2022, palagay mo ng 21, hindi ako lumabas ng bansa. Mula sa 2019 hanggang muli akong umalis noong October of 2022. Di na mahalaga yan, kwentuhan na lang. Kasi nga, hanggang ngayon, lumalabas pa rin. Lumalabas pa rin, oo. Ako, at ipakita nila kung saan ako nagpunta. Kung meron akong record na lumabas ako ng bansa, show me a record that I left the country, nagpunta ako ng Europa, tumawid ako ng sa Swiss account na sinasabi nyo, meron pa rin akong account sa Dubai. Di pa ako napunta ng Dubai, kaya nga pumayag ako.
doon sa imbitasyon ng kliyente ko na doon na tayo mag-ano, New Year, noong 2022. Uh-huh. Kaya po, alam mo, New Year kaya po sa amin sa pamahili ka na. You've gone through a lot of things this year. You deserve it. Sagot ko, bring your family. Eh, kaibigan-kaibigan ko yung kliyente ko yun. Ako, uh-huh, sige. So, doon kami nag-New Year. Sabi ko, ito pala, Dubai. Ako, boss. Oh, sabi niya, yung kliyente ko. Pagka kinulang ka, may pera ako rito. Remember, may account daw ako rito. Tawanan lang ako. So, yeah, lagi ka noon, ang dami ka raw account. Sabi ko, just show me kung ano. Diba? Bigay mo sa akin, ano yung account number, bigay mo sa akin, anong bansa, anong banko, and then, pakita mo, i-confront mo sa akin, o ito, meron ka dito, aminin mo, o hindi, ganun lang naman. Wala pa na yung kwento eh. Pero, yeah, pinikap yan. Obvious naman na demolition, ang ano lang, yung mga akala ko ay respetado na at mararangal na broadcaster, eh, hindi na sisilaw sa pananalapi. Pero ganun din pala. Kaya lang, hindi ko na sinagot, Marika, they don't deserve my time, they don't deserve my energy. And besides, I said, you really think na ipagtanggol ko nga yung isang taong pinakamumuhian politically sa Pilipinas, sarili ko, hindi ko kaya ipagtanggol. Yes. I just have a choice. And I opted to use my choice not to mind them. Doon, lalo sila nagagalit. Yeah. Na hindi tayo pinapansin, nagpapapansin. Ang dami rin. Boss, kausapin ko si ganito, arigluhin natin. Kaya ko, arigluhin paano? Bibigyan ng ganito. Bakit ko bibigyan? Wala akong pagkakautang sa mga yan. Wala yes, katotohan lang sila bumira. Pabirayin mo ng pabirayin ka magsawa. That was my, ano, my stand. And I think until now, you understand ko. Yeah, Attorney Vic, actually nadamay ako dun eh dahil pinagbibintangan nila, nabayaran niyo daw ako. Sabi ko, Diyos ko. Ngayon lang tayo nagkita eh. I know, sabi ko. Again, I would like to thank you for what you did. For what you've done for me, for defending me, kahit ako'y total stranger. And I was telling my family, I really was intending to go to the U.S. And oh, wow, purposely look for you. At oh, pasalamat. Punta po kayo dito para magkapagkapi tayo. Unang-una, namaririn ko, matcha-check din na yan. Hindi ako kasi mapa-US eh. Napunta okay, ako riyan isang beses pa lang yata. Isang beses pa lang. Okay. Isang beses pa lang. At ang sinadya ko lang talaga, Disneyland. Para sa mga, para sa mga bata. Mm-mm. Sabi ko sa misis ko nun, kaya ko isang beses lang sa punta tayo riyan. Para naman growing up, malalaki na sila, gusto niyo magpunta, kayo na lang. Mm-hmm. Hindi ako fan ng ano eh, ng punta-puntang US eh. Mm-hmm. Yeah, para lang may picture sa album na kasama ko, tatay ko, growing up, dinala ako sa ganito. Yun lang ang akin. Yeah, yeah. Para, other than that, wala. Nakailang multiple visa na ako eh. Nung okay, nag-renew nga ako nung uli, sabi nung nandun sa embassy, naglapse itong visa mo, ni hindi mo ginamit. Why? Eh, kaya ako sa trabaho, sa schedule, etc. Okay, so you are renewing again. Yes. Why? I intend to bring my kids to the Disneyland, to the US at sa Disneyland. Okay, I will just mail you your passport. Ibig sabihin, okay na. Okay na. Pero hindi ko nagagamit. But naisip ko yun, pupunta ako dyan na hanapin ka, magpasalamat. And, sure, you're welcome po. Yung malisyosong na magkakilala tayo, ako, paala sa akin, papunta pa ako Amerika. Hanapin ko si Maharlika at pakita ko sa mga trolls. Ito, pinutang ko. Kasama na kami. Yes. And now, that's why I welcome them without even asking for your permission. I welcome them to your program. Ito, sure. Bold Jack TV, mga trolls. So, yeah, exciting yon. So, I'm looking forward to that, Attorney Vic. So, isa nga sa mga ibinato sa inyo ay yung conflict of interest na pag-a-appoint sa mga tao, sa isang tao na mayroong conflict of interest. Hmm. Ang tanong, sa nakikita niyo po, after ninyong lisanin ang administrasyon ni BBM, kumusta naman po ang mga inappoints? Mayroon ba kayong mga nakitang conflict of interest sa mga taong inappoint ngayon? Okay, madami. Pero, paliwanag ko lang, I'll be very, very objective. Yung conflict of interest, pag mag-a-appoint ka sa isang departamento, eh dapat laman yung may kinalaman doon sa ahensya o departamento ang pamumunuan niya. Di ba? Mm-hmm. So, asan ang conflict of interest doon? Kaya meron tayong proseso sa ating batas na bago ka pumasok sa isang posisyon sa national government, kinakailangan mo na mag-divest ka
ng iyong shareholdings, ng kung director ka, mag-divest ka. Kung ikaw may-ari, mag-divest ka. We know that it's just happening sa papers. But sige lang, compliance, yun ang batas. Hindi mag-divest ka. And then before you take your oath, before you take office, dapat hindi ka na related doon sa kampanya, kumpanya na dati mong kinaaniban para mawala yung conflict of interest, para hindi ka na-conflicted. Yun ang conflict of interest. And again, yung paliwanag ko kahapon, pag may problema ka halimbawa sa bahay, ang problema mo ay something to do with the electrical or your electricity, hindi ba may ayusin ka, may kukumpunyahin, di naman pwedeng ipatawag mo ay yung mason o kaya yung tubero. Eh, lalo tayo makukuryente niyan. Kukuha ka rin yung related field electrician. Ganon din sa gobyerno. Otherwise, pagka yun ang ginawa mong job matching, obviously, mismatch yun. Pag mismatch yun, maliligwak yung iyong departamento. That's the conflict of interest. Yung binato nila sa akin. He has since, naging magkaibigan na kami nito nung unang inisyo sa akin, si Ginoong Chet Pastrana. Para nandoon siya sa ano, Davao ka, magkasama yata kayo sa Davao, right? Tinama ko siya sa Davao. Mm-hmm. Sabi ko, Lika, total, hindi na natin mapaghiwalay yung ating pangalan, samahan mo ko. Definitely, he agreed. Yeah. Yung storya niyan, hindi kami magkaibigan niyan, hindi kami magkakilala niyan. Nagkakilala kami niyan 2021 sa headquarters. He was volunteering, natutulong, etc., etc. And he did. He helped the campaign, he helped the president immensely. And then yung kasinungalingan na yung asawa daw niya at asawa ko ay magkapatid. Eh kako total stranger yung asawa ko at asawa niya. Ni hindi magkamag-anak, maging malapit man o malayo. Kaya nung naglalabasan niya, natatawa na lang ako. Grabe. Iyan ang governance. Na babakbakan ka ng babakbakan. Pero wala eh. Hindi ako naapektuhan. Dahil hindi totoo. Ang layo ng kwento eh. Malayo yung kwento. But now, if they ask me, yes. Naging magkaibigan na kami and he's such a good friend of mine now. Yeah. At least maliwanag na po ngayon sa ating mga kababayan na hindi totoo. Yung ipinakalat noon na yung wife mo at yung wife ni Mr. Pastrana ay magkapatid o magkamag-anak. So, yeah, maliwanag yan mga kababayan. So, Attorney Vic, dito sa ICC naman, na yun na nga, nakapasok na sa Pilipinas. Actually, isa po ito sa mga expose ko na December pa lang ay nasa ang ICC o yung mga repertoire ng ICC ay nasa Pilipinas para imbisigan ang war on drugs ni Pangulong Duterte nung siya ay pangulo pa at sinama si Inday Sara. So, sa tingin niyo po ba ito ay alam ko na may statement na kayo dito na hindi dapat tayo panghimasukan ng ating soberenya. Pero sa tingin niyo po ba, may elemento ito na personal? When I say personal, pinipersonal ang mga Duterte para gantihan for whatever. Again, I'm not defending, I'm no longer part of his team. And I don't want to sound assuming or presumptuous. But I do not want to sound either that as if I'm volunteering to defend President Bongbong. I'm not defending him, I'm just stating a fact. Si President Bongbong Marcos, ayaw din naman dyan. At siya naninindigan, nung nandun pa ako, na but ICC. All the courts are functioning. In fact, ako nga, sabi ko, oh boss, kahit nga yung barangay justice system, tumatakbo eh. Yung lupong tagapamayapa eh. So lahat ng elemento ng working democracy at working criminal justice system, nasa atin, hindi dapat makikialam yung ICC na yan. But meron nga kasi, alam mo, ang politics at ang politika ay napakagandang salita, napakagandang siyensa o disiplina yan na maharlika eh. Ang sumisira lang talaga yung mga salbaing politiko na nagtutulak ng kanilang agenda. ICC. Ang ICC is meant to pressure the Dutertes. And isinama na nila si VP Inday Sara doon daw sa gaganaping investigasyon. Kasi nga, merong iilan na sa kahigpitan siguro ng pangangailangang matupad ng kanyang ambisyon. Wala namang problema ang mga harap at mag-ambisyon. Huwag ka lang maging mapanira.
So dahil siguro nakikita nila na hindi ito basta-basta matitinag at mahirap talunin sa halalan, eh gawa natin ang paraan, gibain natin. Uh-huh. Dahil ako bilang isang tagahanga ng politika, strategist, analyst, or what have you, lagi ako natatanong, sa 2028, sino sa tingin mo ang malakas? Akin simple lang, Marlika. Ang pinakamalakas, eh yung may 32 milyong boto. Sino yun? Hindi Inday. Hindi dahil ako ika-anib ni Inday, hindi. Common sense, sino pinakamalakas? Sa one-on-one na laban, sino malakas? Di yung VP Inday Sara Duterte, bakit? 32 million eh. In fact, sinabi ko pa nga, sa Satcam 2028, si VP Inday, kumbaga mandatory defense title eh. Sa boxing ba? Kailangan, mandatory defense title. If you're not going to fight this mandatory defense fight, titled fight, eh, you will lose your belt by default. And paano yun? Pagka sinabi niya, ayoko naman talaga yun, hindi ako tatakbo. O, di doon lang siya matatalo. Pero kung sasabihin yung lalaban ako bilang Pangulo pagdating ng 2028, siya yung number one. Bakit? May proven track record siya, may 32 million yung tao. Ngayon, kung gusto mo maging Pangulo, dapat ang preparasyon mo, sabihin mo na na bumaba ang magiging mas mababa yung base ni VP Inday. Lagay mo na, tapon mo na yung 12 million. Ang simula ng bilang niya, 20 million. Yung nangangarap na isa na pinipilit yung sarili niya, eh magkakano lang yung boto mo sa distrito mo, yun ang simula ng boto mo. Kasi nasa 100,000 plus. Eh talaga namang hindi ka kaabot. Kung 100,000 plus ka nagsisimula, yung isa nasa 20 million na. Kaya nagkakaganyan. Kaya sinasabi ko, sumisira sa bansa yung politiko. Yeah. Attorney Vic, siguro naman aware ka sa nangyayaring kontrobersya din sa PCSO. Dito sa mga kaduda-dudang mga nanalo sa loto at inamin na rin mismo ng general manager na yung mga inire-release na mga pictures ng you know, nanalo daw ay mga edited pictures. Sabi ko nga dyan, it's hindi talaga tao yung tumatanggap ng check-in na yun. Sa isyung yan, at dun po sa mga pina-trending ko rin na greetings ng may bahay ni Bongbong Marcos na binabati niya o binati niya ang general manager ng PCSO ng happy birthday at isa sa pinaka nagtatak sa taong bayan ang pinaka last statement niya na sama-sama tayong babangon muli para maging millionario, addressing to Mel Robles. Ano po ang nung narinig niyo yon at kasama mga kontrobersya, ano ang naiisip ninyo? Well, natama yung aking naging posisyon nung pangat na the position of PCSOGM should be given to somebody else. That was my position even before we entered Malacañang. That was my position when I was in Malacañang. At again, kagaya nga yung sinabi ko, kita ko eh, mas malapot yung nagka-counterflow. Mas marami sila. So, yun yung ano nyo. Doon po sa ano, ibiglan ko lang ng konting diin. So, bilang isang first lady, sa tingin mo ba yung message na yun? I know it's intended for the party, ano? May nag-share lang sa atin. Tama bang bitawan ang mga salitang yun? Hi, Marlika. No, for me, as a Filipino, I think... Siguro, masasabi ko lang, it's uncalled for. Yeah. It's inappropriate, especially at a time na ongoing yung investigation at gumugulong. Hindi ko alam kung natapos na o kung may resulta na, may findings na. Mm-hmm. But as a Filipino, it's uncalled for and it's inappropriate. Kung meron po kayong pinagsisihan, okay, na maging part kayo nitong campaign ni Bongbong Marcos at maging executive secretary, ano po yun? Wala. Honestly, wala. Wala kayo. When we were together, when walang gustong magpa-picture man sa kanya, maganda eh. Maganda yung aming pananaw. And I'm saying this in all objectivity.
hindi yung mga sinasabi umiiwas. Hindi. Ang problema kasi, ang dali magkomento kahit wala ka naman doon sa lugar ng pinangyarihan. Diba? Mm-hmm. 5-5 komento pero hindi para patungan. Kaya ako sinasabi ito, yung objectivity, nung wala kaming kasama, maganda yung aming tatahakin na direksyon kapag ka pinagpala. And that's also the reason on 2019, hindi ko makalimutan, siyempre, tao lang naman din si Pangulong Marcos, si PBA noon. He was siguro contemplating on running. And I was privileged enough na matawagan niya minsan, sabi niya, anong tingin mo? Ako naman, it's your political life and political career at stake. Sabi ko sa kanya, alam mo, boss, kahit anong position takbo mo, mananalo ka. Uh-huh. Kung senador, mananalo ka. Kung governor, easy. Congressman, easy. Gusto mo, mayor ka dyan, panalo ka. Yung senador lang gago, depende kung anong kampanya ang gagawin natin. Kung tatargetin mo mag-number one, pagpapawisan tayo ng malapot niyan. Pero kung gusto mo lang, nandyan ka, panalo ka dyan sa number 12. But, kaya ko, when you run this 2019 election, forget about 2022. And he said, why? If I win, can I not run? You can run, but you will not win. Mm-hmm. And he said, what? I remember, I've been telling the people, when you signed that election protest that we have filed before the Supreme Court, you took it to mean as a social commitment, a social pact with the Filipino people that you're going to look for each and every individual vote or votes na sadyang minala para lang magbang resulta. Ako, sasabihin ng tao, ginamit mo lang sila, ginamit mo lang sila. And I think, siguro, kinig, hindi nag-file. Kaya noong 2022, ako'y confident, ma-appreciate siya ng tao. At siguro bilang pagtanaw, hindi na nang utang na loob. Siguro pagtanaw at pagkilala sa ginawa niya, boboto siya at mananalo bilang Pangulo. Kaya pati nung may dugtong ko lang, na pati yung sa SONA nga, kapo hindi na naman narinig yung sa Smartmatic. Yes. Kailangan niya yan eh. Mapunta nga ako doon eh. Lagi niyang sinasabi. Pero sige, that's I think for another day, for another topic and probably with another guest. Yes. Ang expertise niya ay si Glenn Shomi. Yeah. Opo. Actually, Attorney Vic, ang lungkot no kasi I feel, you know, right now at this moment talking to you, pinag-uusapan natin yung nakaraan, sobrang saya-saya ng campaign. Tapos eto lang pala yung pinaghihirapan natin. Masasabi mo bang nabudol ang taong bayan? Sa nangyayari, tila, sapagkat ito ay total opposite nung mga pinangarap nung wala pa. Di ba? Nung nangangarap pa lang, you're aspiring to become the president, to become the leader of the country, ito gagawin natin, at I don't have to elaborate. It's all there in social media. All one has to do is to do some research, topic, etc. Nandiyan yung presidential interview sa DZRH. Nandoon. Andun lahat ng magagandang nasabi. Nandiyan yung interview with CNN Philippines. Nandiyan yung interview. Si Ruth Cabalyata nag-interview nun ng CNN. Nandiyan yung interview kay Cheryl Cosing ng TV5. Nandun lahat ng magagandang sinabi. At ako naniniwala, the messaging then was very, very authentic. And the people can feel the sincerity and the people can feel that the heart, there's heart in the message na talagang itong direksyong tatahakin. Kaya naman, sumagot ang tao eh. Promisponde eh, di ba? Handami. Hanip yung crowd kahit saan ka magpunta. Sa motorcade pa lang eh. Uh-huh. Iba pa yung nandoon sa rally. So, yun sana ang balikan ni Pangulong Bongbong Marcos kung may pagkakataon siyang gunitain kung ano yung pinagdaanan na mga pagsubok at ano rin yung mga pinagdaanan at binigay mong pananalita noong kampanya para maalala niya na ako nga pala may commitment ako sa sambayan ng Pilipino. Attorney Vic, marami pa rin mga loyalista, mga leaders na for sure nagre-reach out sa inyo. Ano yung madalas nilang hinaing sa kasalukuyang nangyayari sa gobyerno? Hindi na sila kilala. At nawalan sila bigla ng access.
at parang nagamit lang at ginamit lang. Maraming ganun. Masakit man sa akin ikwento rito, but that's yun also the thing that you know bothers me every day. Nasa balikat ko eh. Kaya nga ako nasasaktan doon sa 31 million na I feel very responsible. Big part of it. Ako'y naniniwala. Nakatulong ako mga umbinsi at magana magtiwala tayo dito at ito ang tamang kandidato dahil ito magtatrabaho ng tapat at matiwala. Nakakalungkot dahil nga yung simpleng tulong hindi ako makapag-reciprocate na umasa sila dahil ako rin naman ang madalas sila nakakausap ng kampanya. I'm saying this, Maharlika, and to the Filipino people, not to make myself important, no. Ito ay kwentuhan lang, itong interview nito. Again, I owe it to you. We started your vlog with yung People's Initiative in Davao, and hindi may iwasang pag-usapan ito dahil hindi talaga ako nagsalita noong mga panahon na yon. And yung iba, nagko-comment. Alam mo, madali mag-comment eh. Bakit daw ako ngayon lang nagsasalita? I tell you this. Pag-exit ko noong Setyembre, nagbakasyon muna ako. Wala akong gustong gawin kundi to make up time with my family. I have to make up with them. Habang bakasyon, alis, etc., etc., etc. And December, doon nga kami through the generosity of my client who is from Cebu, sabi niya, "Gra, doon tayo mag-New Year sa Dubai, doon sa, okay, sama ako, etc." And then, noong January 3 of 2023, lumisan na yung aking ina. So ako naman napaka-respeto ko sa aking nanay, mahal ko yun eh. At mahal ko noon, paborito ko noon eh. Hindi ako pwedeng ayoko ng kahit anong balitaktakan. Hindi ko alam eh, siguro lahat tayo may pamamaraan on how we tower on griefs, di ba? So ako, siguro ito yung my way of grieving, ayoko magsalita, ayoko patamlay, matabang lahat. And respeto na lang din, natapusin ko lang yung 1 year, magbabangluk sa muna. Wala akong interest na makipagdasat-satan dyan. Basta't matamlay. Kaya nga sabi ko, iba pala pagka nawala yung nanay. Iba yung tatay. Iba rin yung nanay. So yun yung dahilan. Kaya ako tumahimik. Except, may sinabihan akong taga-Malacanang noon. Bumisita naman ng wake ng nanay ko. O kako sabihan mo yung mga, sorry for the term, pasasabihan mo yung mga gago sa paligid nyo ha. But every time kakaskasin nila yung pangalan ko, sasagot ako. Ang aking kortesiya ay hanggang KBBM lang. Walang freeloader, walang aangkas, walang sasakyan. Anybody na gagamitin ako para lang pag matuwa sa kanila yung mga powers that do now in Malacanang, para makapana appointment, papanatang ko sila ako. Ready ako ron. Pero hindi ako magsisimula. Every time na may agakakaskas ng pangalan ko para mapansin, para makakuha ng appointment, because that was the instinct to do then, Marlica. Magsalita ka against Vic Rodriguez, baka mabigyan ka ng pwesto. Yun ang uso eh. Ako, sakay ko yun eh. Pangarap mo yan. Eh, sige, kung makakatulong ako dahil sa paggamit mo sa pangalan ko, sige na lang din. Pero nung namatay na yung nanay ko, kakatama na. Kinabihan ko doon. Ako pagka yan, ginamit niyo pangalan ko, lalaban ko. At magiging maingay at marumi ito. Ang kortesiya ko hanggang kay PBBM lang. Dahil yun ang kaibigan ko. Lahat na nakapaligid na umaakas, huwag nilang, don't try to draw goodwill from something that you do not have from the beginning. Di ba? Umaangkas ka lang eh. Mapansin ka dahil qualified ka. Hindi dahil binanatan mo ko nang wala akong ginagawa. Yan ang bat ako na nahimik. Okay. So maliwanag na yan, mga palangga, mga kababayan. At naiintindihan po namin kayo, Attorney Vic. Actually, ngayon, napakalinaw, yung mga question ko sa aking isipan at nasagot niyo pong lahat. Kung may nakalimutan man ako, di, siguro sa susunod na interview. Ito na lang po. Ano yung pinakamahalagang natutunan ninyo nung kayo ay naging magkaibigan at kayo ay naging executive secretary ni Bongbong Marcos? Yung pagbibigay halaga sa taong nakasama mo nang ikay walang-wala pa.
hindi naman walang-wala. I mean, yung sa pangarap mo. Yeah. Natandaan ko tuloy ngayon, yung tanong mong yan, meron kaming teacher noong high school sa physics, fourth year subject yan. Terror yun. Mm-hmm. Si Ms. Pedregosa. I'm sure maraming nanonood na Clarissa from Claret School ako in Quezon City. Kilala yun. Okay. Magaling yun. Matalino yun si Ms. Pedregosa, physics. Eh. Wala akong natutunan. Eh, graduating na. Eh, mahirap eh. Hindi naman ako scholarly Maharlika eh. I know I'm good in some aspects of life. Yeah. But I never regarded myself as scholarly. Kahit nung law school ako, alam na mga kaklase ko, alam ko lang kaya ko ipasa yan. Pero hindi ako yung driven na kailangan number one. Kailangan ko lang to get that sheet of paper called diploma. Mm-hmm. Para makapag-bar exam ako at makapasa ako. And I'll take it from there. Yun lang ang aking mission noon. Hindi yung kailangan na dits-dister. Wala akong ganun. Hindi okay. Ako scholarly. Ito ang teacher ko ito. Ganun din. Wala ko natutunan sa physics. Hindi, nakakayamang aminin. Pero... mahirap talaga. Tsaka wala pa naman yung mga anak ko nasa eskwela pa. Okay. So, hindi niya maririnig. Wala ko natutunan sa physics. Pero nung isang bagay lang, kasi graduating kami, and parang mother me, ang lagi lang niya sinabi, natatandaan ko na hanggang ngayon natatandaan ko, be very, very nice and good to the people that you meet as you climb up the ladder of success. Because these are the very same people that you're going to meet when you go down. Wow. That's the best message actually from your teacher. Attorney Vic, message ninyo sa ating mga kababayan na sumusuporta sa inyo at naniniwala sa inyong paninindigan. Kasama na po ako doon. Unang-una, maraming salamat sa iyo, Maharlika. And may gratitude hindi matatapos dito sa panayam na ito na long overdue dahil na ayoko lang naman sabihin na hindi naman ako ma-epal kahit nung campaign. Eh. Lumalabas lang ako pag kinakailangan ko sumagot. At anyway, maraming salamat sa iyo. Sa paniniwala mo, kahit hindi tayo magkakilala at ngayon, siguro pwede na tayong maging magkaibigan and to the whole of the Philippines and to the whole world. Yes. Kilala ko na ho si Maharlika. Ngayon ho kami nagkaharap. And gusto ko rin kitang maging kaibigan at siguro pagka sa ibang pagkakataon makita tayo whether there or in other parts of the world na magtatugma ang ating schedule. At sa ating namang mga kababayan, huwag ho tayong mapagod sa pagmamahal sa ating inang bayan. Wala tayong choice eh. Tayo ay Pilipino, pinanganak tayong Pilipino, mamamatay tayong Pilipino. Kaya huwag nating ibenta yung kinabukasan ng ating mga anak, ng ating pamilya, lalo pa ng mga darating pang kabataan. Dahil lang sa paninilaw ng ilang politiko na gustong sirain at guluhin ang ating bansa. And huwag tayong papayag na lapastanganin at bigyan tayo ng Bastardong People's Initiative. Ito po, uulitin ko, ito ay dahil sa kasakiman ng ilang politiko na manatili sa kapangyarihan. Lagi kong sinasabi, bukas naman ang ating demokrasya. Libre naman kumandidato bilang pangulo sa susunod na halalan. Bakit hindi ka lumaban ng patas? Dahil ba alam mong wala kang pagkapanalo? Dahil wala kang pagkapanalo, guguluhin mo yung buong bansa dahil sa iyong sariling interes. Tayo ho, ay huwag pumayag. Let us defend the Constitution. Let us protect the Constitution. Ayan. Maraming salamat, Attorney Vic. Gusto ko rin po kayo maging kaibigan, at least official na ngayon na magkakilala na po tayo. So looking forward po na makapagkape man lang tayo together with your friends and your family maybe later. So thank you so much and God bless you. Regards to your family. Mag-ingat po kayo, Attorney Vic Rodriguez. Thank you. All right. So ayan mga palangga, grabe talagang naganap na ang aming pag-aharap ni Attorney Vic. I hope namnamin niyo yung mga iniwan niyang mensahe sa atin at naliwanagan tayo sa mga tanong na ngayon lang na itanong sa kanya. So muli, this is your Fair Lady Maharlika. I'll see you later. Thank you.